Ngayong araw nga mga mare, ay kakabit na nga ang ating ilaw at ihahatid nga natin sila tita sa Hagunoy. Nung oras na nga tayo nakarating galing Tagaytay mga mare at talaga antok na ako at hindi na nga ako nakapagbihis nga ng damit. Kaya naman tinanghali na nga rin ako ng gising mga mare at eto nga si tatay alagang-alaga yung bago niyang alagang manok. Itinola kaya natin to mga mare. Uy, sino nakakarelate dyan sa mga tatay na lagi may hawak ng manok at mas mahal pa nga sila. At eto nga mga mare, dinikit ko na nga itong ating souvenir. Alam nyo ba ang kwento niyan mga mare? Sa sobrang pag-iisip nga namin, nakalimutan namin bumili lang ganyan at si Ate Marlin nga ang bumili lang ganyan mga mare, kaya hiningi ko na nga lang. Bali, binigay na nga pala sa atin mga mare kasi wala naman daw silang paglalagyan. Ito nga si Chuchu, ang aga-aga, tingnan nyo naman, sobrang lambing at nawala na nga rin pala yung mga kuto niya. At ito naman sila Kuya Adong, nagsusukat na nga dito mga mare para nga sa hagda natin. Ipapabato nga pala natin mga mare hagdanan dito. At habang busy nga ang lahat, nahuli ko nga si mama kumakain nga dito ng kamote. Tingnan nyo naman, napakaganda nga ng ngiti niya. Si Pangit, nagkakaping nga kasi umaga pa nga nito mga mare. At ito naman si tatay, busy rin dito sa pag-aayos. Alam ko rin kasi mga mare na sobra nyo talagang na-miss yung ganito mga mare, yung mga update nga dito sa ating pinapagawa. Kaya ito naman ngayon mga mare. At malapit na nga rin talaga tong matapos, promise mga mare. At pagkatapos ko nga maghilamos at magtutbrush, ito kumain na nga rin ako kasi gutom na nga ako. Alin nakataas ang pa ako dahil lumalaki na nga si Chuchu at palagi nga ako nakakalmot kapag nanghihingi siya ng pagkain. Yan yung mga mare dahil sa sobrang tangka niya na nagagawa na nga yung mga ganyang bagay. Kaya ang ginawa ko, hinatian ko nga siya mga mare ng pagkain ko para hindi na nga ako kulitin. Kaya naman, ayan, tahimik na nga ulit siya. Yan na kasi si Chuchu ngayon mga mare kasi sobrang kulit-kulit niya na nga. Karamdam ko nga, ang tagal na nga natin nawala dito kasi ang dami na nga rin nagbago. At eto nga, bumili na naman si Pangit ng soft drinks dahil nga mainit nga daw. Aba, hindi na nga ito maiwas-iwasan nga mga mare, lalo't may gumagawa. Pagkatapos ko nga maligo, eto, dumating na nga yung order nating buhangin kasi marami pa rin talang gagawin lalo na dito sa may bakod natin at sa may papaploringan nga natin sa baba. Okay na rin yung kahit papaano nakapasyal nga tayo mga mare at eto nga balik realidad na naman tayo. No, kahit papaano ay talagang nakapagpahinga nga kami mga mare at eto nga yung gate natin at first time nga lang may mag-deliver dito na ipapasok tapos may gate na tayo. Marami nga rin nagtataka bakit daw napakalaki ng uwang dito sa may baba ng ating gate. Siyempre mga mare, hindi pa yan tapos. Lalagyan pa natin yan mga mare ng flooring dahil nga eh siyempre yung mga aso ay hindi natin pwedeng pakawalan kapag hindi yan naitaas. Eh makakalusot din yung mga aso kaya eto mga mare, inailagay na nga dito yung buhangin sa loob. Dito nga rin si mama sa tabi ko mga mare at binibiro ko nga na sobrang ganda niya nga at masuputi pa nga siya sa akin. At eto nga yung prinsesa po namin bagong gising nga lang mga mare kaya ay tuwang-tuwa nga dito. Hadid na nga rin pala namin sila tita kasi nga siyempre may gagawin din sila at nilalagnat nga si tita ngayon. Alam makapagpahinga na nga rin siya at hindi maistorbo, ihatid na nga natin at baka masira pa nga din yung mga gulay na dala nga namin galing pang Cavite. Natatawa nga ako mga mare, pumunta nga tayo ng Cavite, Tagaytay, ni wala akong nagdalang pasalubong or souvenir. Bigla ko na lang din naalala ba't hindi ako bumili man lang kahit pasalubong. Guro dahil na-enjoy ko nga siya mga mare kaya nakalimutan ko na nga rin. Sabi ko nga, eh, next time na nga lang, malay niya naman may pagbigyan pa nga ulit tayo ng pagkakataon. At may dala-dala pa nga rin silang manok mga mare na alagain at eto nga si Sophia sasama nga daw. Natuloy para kami sardinas dito mga mare. Dito na nga ako sa likod para nga magkasya kaming lahat. At sa wakas nga andito na tayo sa may pa-vulcanizingan. Nga malambot nga mga mare yung gulong kaya kailangan lagyan ng hangin. Siyempre kailangan yun para hindi naman tayo mapaano. Totoo lang mga mare, kung nagre-reklamo ang kolong-kolong ay talagang pinagilitan na tayo. Paano ba naman walang araw na hindi siya umaalis? Dito na nga pala ako sa likod tulad ng sinabi ko kanina. Sa haba-haba ng biyahe natin sa wakas nga nakarating na nga tayo. Talagang buntis na to mga mare, tingnan nyo naman oh. Malapit na yan mga anak. Eh, saktong-sakto mga mare, pagbaba nga natin nakakita nga tayo nagtitinda ng halo-halo. Kaya nga bumili tayo bali 17 nga. At ito nga si Onsay, tinesting po ang magkayod. Kung ba mga mare, namimiss ko yung ganitong pakaramdam yung bibili ka. Naalala ko kapag may extra pera sila mama ay talagang nanghingi kami. Tasa kahit napakalayo ay bibili kami ng halo-halo. Pero ang kaya lang namin dati ay 5 piso lang mga mare. Kasi nga syempre alam nyo naman walang budget. Kaya nga kapag ganito nakakabili kami, hindi talaga maiwasan na hindi pumasok yun sa isip ko. Kahit pa paano ngayon ay nabibili na natin yung mga gusto natin. At higit sa lahat na i-share pa nga natin sa iba. At eto nga nakarating na tayo kala tita. Syempre mga mare, kwentuhan na nga ulit tayo nyan. Ito na lang kasi talaga yung pahinga namin mga mare, makapagkwentuhan nga dito kapag pumupunta nga kami. At eh nga tamang kain na nga lang kami dito ng halo-halo. Naku, malapit na ang tag-araw. Sarap siguro mga mare maghalo-halo nito.
ganito. Sa totoo lang nga mga mare, gustong gusto nga namin magsalat, palagi nga namin nakakalimutan. Ewan ko ba, makakalimutin na nga kami ni Pangit at hindi nga namin magawa yung salad. Kaya ito sakto-sakto, may halo-halo pampatanggal ang init ng ulo, charot. At ito na nga mga mare, yung pangalawang batch na dala-dala nga ni Eonsai. Harap din kasi talaga kumain ng ganito, lalo na kapag marami kayo at magkakasama at nagkukwentuhan ng kung ano-ano lang. Yung pagdating namin mga mare galing Tagaytay papunta rito sa Bulacan at talaga hindi namin naiwasan na magkakasama kami, nagkwento kami ng mga karanasan namin noon. Yung mga dating pangarap lang namin ngayon ay unti-unti na nga natutupad. Aba, ito nga si Ate Lerma, tumatakbo pa pero sorry, nahagip na siya ng camera at uwi na nga rin pala tayo. Ewan ko ba dito kay Buntis ay hindi na talaga mapakali. Parang palagi may kitikiti sa put yan mga mare, charot. Pero sabi nila mas okay na din nga daw yung lakad ng lakad para naman daw kahit pa paano hindi siya mahirapan mga anak. At eto nga, tamang kwentuhan pa nga at nagpaalam na nga rin kami mga mare. Dahil nga hindi nga tayo pwedeng gabihin mga mare dahil pagdating pa natin sa bahay talaga nagbo-voice over pa nga tayo at eto nga yung paglubog na araw. Naalala ko ganitong oras mga mare, nakatambay kami nila mama sa Maytuyan. Tapos palagi namin pinapanalangin na naway matupad lahat ng pangarap namin at yun nga yung magkaroon kami ng sariling bahay. Kaya ngayon mga mare, na natupad na yung mga pangarap natin ay talagang naniniwala ako na walang imposible. Minsan din talaga nasa sa atin kung paano natin babaguhin yung kapalaran na nakalaan sa atin. Kaya habang nabubuhay tayo, meron tayong kalayaan na baguhin yung kapalaran. Hindi ko talaga alam kung naikwento ko na to sa inyo mga mare. Kami talaga ni Pangit ang mindset namin noon nung walang-wala pa kami. Dahil nga parehas namin nakita yung talagang napakahirap ng buhay namin. Lagi namin sinasabi sa sarili namin na balang araw kami ang puputol ng kahirapan sa pamilya namin. Sabi nga ay napaka makapangyarihan ang salita mga mare. Kung ano yung palagi natin sinasabi ay yun yung nangyayari. Naniniwala ako dun kapag sinasabi natin na aasenso tayo balang araw ibibigay sa atin. Kumbaga, palagi lang positibo yung pananaw natin sa buhay kahit alam natin napaka-imposible. Kasi pag sinabi natin na habang buhay lang tayo mahirap tapos puro negatibo yung iniisip natin, ay talagang yun ang mangyayari. Isa yan sa dahilan at naging motivasyon namin mga mare kaya kami andito. Kaya sa lahat ng may pangarap dyan, palagi nyo lang sasabihin sa sarili nyo na matutupad din yun at kakayanin nyo lahat ng pagsubok na dadaanan nyo. Sabi nga, ang pagsubok sa buhay ay dinadaanan lang yan at hindi tinatambayan. Kaya kung pakiramdam mo, sukong-suko ka na ngayong araw, ay huwag kang mag-alala. Lahat ng pagsubok na nararanasan mo ngayon ay magiging instrumento para matupad lahat ng pangarap mo. Basta magtitiwala ka lang sa Diyos at syempre sa kakayanan mo. At pagdating nga namin mga mare, eto nag-asikaso na nga si Pangit ng Sayote kasi magluluto nga tayo ng tinola. Kaya pala mga mare, nakabukas itong bintana kahit gabi na kasi nga napakalakas ng hangin at ang sarap nga magluto. At eto nga, tamang lagay nga lang ako ng manok. Maikwento nga lang sa inyo mga mare, unang luto nga ni Pangit at tinola, napakapait. Natatawa pa nga ako noon, bakit ang pait, malunggay lang naman ang nilagay niya, nasobrahan nga ata. Kaya nga minsan mga mare, kapag nagkakain kami ng tinola, ay talagang naaalala ko yun, pinagtatawanan ko nga si Pangit. Tapos sasabihin niya, ako daw ang nagluto noon. At eto nga, tara, kumain na nga tayo, napakasarap na tinola at ang daming ang sabaw. Aba, eto nga si Pangit, binidyo-bidyoan pa nga pala ako dito habang ako'y natutulog, eh habang ako'y bagong gising. At eto nga mga mare, tamang video nga lang dito si Pangit kay Naki. Aba, si tatay nga, tingnan niyo naman, aga-aga, hinihimas naman ang kanyang manok. Uy tatay, baka hindi na lumaki ang manok mo, kakahimas mo. At baka lumaboy mata mo, charot. At eto nga si Kuya Adong, inaasikaso na nga rin dito mga mare, yung ilalagay nga sa ilaw. Alam niyo ba, excited na nga ako magkaroon ng ilaw dito sa may pader. At eto nga si Ka-edit na dalaw nga. Lalo sigurong gaganda dito mga mare, kapag may ilaw na nga ang bawat pader. At ngayon nga din pala ilalagay itong ilaw natin. Nagtatawanan nga kami dito sa lakot nga at kapag umulan ay meron na nga tayo sa lakot. At eto nga mga mare, matigas na palihagdan natin dito kaya naman talagang nakaka-excite kasi malapit na talaga. At sa wakas nga mga mare, sa tagal-tagal natin inaantay na maikabit nga to ay ngayon ay maikakabit na nga. Ibig sabihin malapit na. At eto nga, tamang tingin nga lang dito si Pangit at tutulong na nga rin siya para nga makita nga natin yung resulta. Si Kuya Adong na nga lang din ang gumawa kasi magaling naman din si Kuya Adong pagdating sa mga ganito. Kaya naman eto nga, nilalagay niya at binutasan na nga para mailagay nga tong ilaw. Uy, excited na nga ako kung ano magiging itsura nga nito mga mare kapag naikabit nga. Magiging maganda kaya? Sarap na dito mag-vlog mga mare kahit gabi kasi napakaliwanag talaga. Ngayon nga na nagkakabit nga ng ilaw, ang sarap sa pakiramdam nito mga mare. Gayong dati ay napaka-imposible ngang matupad. Pero ngayon, abot kamay ng hanatin. Uy, baka analin yan, charot. Maraming nga nagsasabi na hindi daw kami nagre-reply sa mga comments
section. Kung alam nyo lang, nare-reply naman po namin. Hindi naman kami namimili, pero talagang hindi na namin kaya kapag dumadagsa at dumadami nga. Dahil nga kami-kami lang din naman ang nagre-reply ni Pangit, kaya hindi na rin namin naaasikaso. Pero hindi naman namin kayo nakakalimutan, mga mare. Palagi naman ako nagpapasalamat sa inyo. Kaya sana po maintindihan nyo, dahil parami na tayo ng parami. At eto nga, mga mare, malapit na nga itong matapos at may try na nga natin yung magiging ilaw. Aba, sino ba tong bruha na to, mga mare? Charot. Natawa nga lang ako, mga mare, maikwento ko lang. Sabi ni tata, itlogan nga daw ng manok. Tata talaga kasi ay may pagkalukulok nga minsan, mga mare. At kung ano-ano nga, mga mare, ang naisip at paiitlogin niya nga daw yung manok niya, eh paano iitlog yung lalaki naman? Siguro tata, mas maganda kung ititinola natin. Masarap pa, may sabaw pa. Charot, baka magalit siya. At eto nga si Agatha, andito nga, mga mare, minalamang pangapasan-pasan yung dalawang to. Nagtatayos na nga rin pala si tate dito sa mga natira, mga mare, kasi nga ay talagang malapit na nga gumawa dito rin ng partition. Lord, maraming maraming salamat ngayong araw at syempre sa inyo, mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.